Hi guys, magandang araw po. And welcome po ulit sa ating garden. So it's a sunny morning today. Maganda po yung panahon. And dito po nga side na to, siguro po sa mga soon po na araw, we're going to build a trellis po para po sa ating alugbate. So ito po yung ibang tubo natin pong gagamitin para po sa paggawa ng trellis. Siguro po simula po doon hanggang doon po sa ating grapes. Ganun po ka haba yung atin pong gagawing trellis para po doon sa ating alugbate. So dahil hindi pa po ganun kainit dito yung panahon, and sa gabi minsan may frost pa, kaya hindi pa po tayo makapag-start magtanim doon po ating mga gulay dito po sa ating garden. So siguro ko po ay mag-start muna tayong gumawa ng ating trellis bago po tayo magtanim ng ating mga gulay. So right now po, we're going to clean our garden. Yung mga lilis po natin sa labas kasi medyo mahaba na po yung damo. So yeah, ito po yung ating garden, and ito po yung ginagawa natin dito po sa ating taniman. Last year po, dito po tayo nagtanim ng po ating lemongrass o yung ating tanglad. So, nung mag-harvest po tayo nung September, medyo nasira po yung ating rice bed. So, we're going to fix it right now. Thank you.
so ito lang po yung ilan sa mga gulay natin pong gagamitin dito po sa ating garden ngayong summer. So ang ginagawa po namin bago pa kami magtanim ay nalabas po muna namin ng 2 oras sa loob po ng 7 araw yung aming mga halaman para po paarawan. Para po pag nilipat po namin sa amin pong garden ay hindi po sila mabigla at hindi po sila mamatay. So yun po ang ginagawa namin, amin pong mga halaman bago po namin na ilipat. So ito po yung iba't ibang klase ng mga gulay natin magagamitin sa atin pong garden ngayong summer. So ngayong taon po nag-start po kaming magpatubo ng saluyot po and yung mais sa loob po ng bahay. So, ito po yung itsura ngayon ng ating pong mais. So ito po yung ating mais na atin pong pinatubo dun po sa loob ng bahay. Ang ginagawa po namin kasi pagka nagtatanim po kami ng mais ay direct seeding po or diretso po sa lupa. Pero ngayong taon po dahil nag-iba po yung panahon, malamig po. So nag-start po kami mag-germinate ng mais po sa loob po ng bahay. So ito na po ngayon yung itsura ng atin pong mais. So ito naman po guys yung ating saluyot. So ang ginawa po namin sa aming saluyot, dun po sa mga nag-uumpisang magpatubo sa loob po ng bahay, ay gumamit po kami ng heated mat and then grow lights po. Sa loob po ng 2 linggo, ito na po ngayon yung itsura dun po ng ating saluyot. So sa mga susunod po na linggo ay we're going to transplant it dun po sa ating garden. And ngayong taon din po nag-start din po tayo magpatubo indoor ng atin pong beans or ng atin pong string beans. So ito po ngayon yung ating string beans na nasa loob po ng bahay. Ayan po guys, ito po yung first time natin na magpatubo ng beans, ng mais at ng saluyot indoor po. So ang ginagawa po kasi namin is direct seeding po talaga yung pong ating mais and yun pong ating beans. So ngayong taon po ang ginawa po namin ay sa loob po kami ng bahay nag-start magpatubo. So ayan po sila ngayon. And yung mga nakikita nyo po dito, ito po yung halo-halong gulay. May ano po dyan, may ampalaya, may upo, may kalabasa. Same din po dun sa kabila natin. Ayan po guys, halo-halo rin po yun siya. May ampalaya rin po dyan, may lugbate, and may kalabasa, and may melon. So yun po yung ating mga gulay natin pong gagamitin sa ating pong garden. And yun po yung ating tomatoes po. And sa banda naman po dun, may onions po tayo dun, and a sili, and some ground cherry po. Okay guys, so yun po yung ating mga gulay, ating pong mga halaman natin pong gagamitin ngayong taon dito po sa ating garden. Bibigyan ko po kayo ng update dun po sa ating mga halaman or sa ating mga gulay natin pong gagamitin dito po sa ating garden. Na gusto ko lang po pagpasalamat dun po sa mga sumusuporta po sa aking channel. Maraming salamat po. And then nabuhay po kayong lahat. Yeah, so right now po I'm gonna end this video. Thank you for watching po. And happy planting po. Maraming salamat po.